Kamusta po kayong lahat? Hi everyone! Welcome po sa isa na magat ng Astig Vegan Live Chikahan! Naisip ko po na magkaroon ng Astig Vegan Live Chikahan sa Tagalog kasi po napansin ko na karamihan ng aking mga videos, cooking videos sa YouTube ay lagi na lang sa English. Kasi iniisip ko pa parang mas maiintindihan ng ibang tao kahit hindi sila nag-Tagalog kung manood sila ng cooking videos. Pero naisip ko na mas nakakatuwa pa rin kung purong Tagalog or mostly Tagalog ang ating usapan. Kaya po naisip ko na sa ating Facebook live chikahan, Tagalog naman. Ayan po. So, magiging medyo maikli yung ating magiging demo. Ito po ang gagawin natin ay kung kayo ay mayroong hint, ito po, may sitaw. Ayan. Madali lang, kasi naisip ko, at kalabasa. Naisip ko po, dahil sa ating mga nakaraang mga pamagat, kung mapapansin ninyo, na ang unang-una yung mga basics talaga. Parang medyo, parang may maganahan kayo na magluto. Kasi parang, yung paghahanda muna, yung tamang preparasyon, yung mga tools, yun yung unang episode, tapos yung pangalawa, yung ano nga ba, yung tamang pagpiprito ng tokwa, at pangatlo, yung tamang paghihiwa ng mga sangkap. At bago ko makalimutan ng aking kasama ngayon na magbabasa ng inyong mga comments at yung mga tanong ay ang aking lovely assistant na si Ate Rhea. Siya ang aking panganay na kapatid. Say hello, Ate. Hellers! Ay mo pakita. Try siya today. Today lang. Every episode. Pero narinig niyo ang kanyang lovely voice. So, kung meron kayong mga tanong, kung meron kayong mga comments, kung gusto niyo sabihin kung taga saan kayo, kung gusto niyo magpa-shout out, sabihin niyo lang po sa comments. At ang aking Ate Rhea or should, anong gusto mong screen name? Bea? Oo, Bea na lang. Bea na lang. So, ayan. Tapos yung nanay ko nasa likod, naghuhugas ng pinggan. Ayan. So, sa mga kaka-join lang, welcome po. Ang ating pong gagawin ay magkakaroon po tayo ng cooking demo. Pero gusto ko po yung madali lang muna, yung simpleng-simple. Para kahit sa mga beginners, sa mga hindi sanay magluto, kayang-kaya pa rin nila. So, sabi ni Roxane Enriquez, pa-shoutout naman. Sabi din ni Dan Diwa, hello. Sabi ni Dan Angles, pakita naman si Asi Rhea. Oo nga. Oo, pag ano. Hi, Kuya Dan. At saka si Roxane, siya naman ang aming bunso. Panganay, bunso. Kulang na lang. Apat kaming babae, kulang na lang yung pangalawa. Bunsong kapatid. Instead of ano ma, bunsong ano. Bunso lang. Sinabi bunso. Bunso lang. So, yes, welcome everyone. Sabi ni Anna Gonzalez, hello Madam Heart. Hi Madam Anna, ayan po. So, recap lang po, like I said before, oh di ba English, na dapat talaga Tagalog eh. Kailangan Tagalog. Sa tulad ng sinabi ko dati, ayan. Tulad ng sinabi ko dati, gusto ko po na pasimulan kayo kung paano nga ba sa mga newbie, sa mga bago pa magluto. Ano nga ba ang tamang pagluluto? Ayan. So, sabi ni Barbara Cejas Clemente, hi from Cebu, vegetarian here. Oh, wow. Cebu B. Yes, Cebu. Cebu City po ba? Cebu City. Nakapunta ako ng tatlong araw sa Cebu City. Very beautiful city at nakakatawa dahil parami na rin din ang parami ang mga vegetarian at vegan doon. At may mga vegan restaurant na rin. Kaya nakakatawa. Ayan. So, ang ating lulutuin, yung last time pinakbet, ngayon naman, madali pa rin at puro gulay pa rin at masustansya. Ito ay ang ginataang kalabasa at sitaw. Taas ang kamay kung nagawa niyo na po ito. Kahit ang paa, pwede. Pwede rin. Or kahit emojis, taas ang emoji. Maglagay ng emoji. Ayan. So, huwag lang taas na o. Oh. Yes. Ito po ang aking kaldero. Kung nakikita nyo. Sponsored by Masflex. Hello! Sabi ni Barbara, na kay Masflex. Mm. Talisay City, Cebu po. Ah, Talisay! Ano, may sikat dyan na chef na galing Talisay, Chef Tattoo.
Ayan, naglagay na ako ng mantika. In fact, marami daw magagaling na dishes na galing sa Talisay, Cebu. Sabi ni Josh, wow. Sabi naman ni Noemi de Guzman, good evening from the East Bay. Hey! Oh, hey! East Bay. Ako din, East Bay. Ako, magkapit bahay lang pala tayo. Ako naman po ay all the way from Hayward, California! Ayan, bago ko matabig yan. Makapagsupa ako. Ito po ang ating lulutuin. Magigisa na po tayo. Kung kayo, nakita ninyo ang aking invite, may ingredients doon. Ba't hindi nyo siya hinanda bago pa lang para sabay tayo magluto? Pero okay lang kung hindi naman wala kayong mga sangkap. Pero kung meron, it will be nice kung sabay-sabay tayong magluto. In other words, cook along. Ayan. So, lalagay ko na po yung bawang. Paano nga ba ang tamang paghihiwa ng bawang sibuyas? Yan po ang aking previous episode. Ayun, nakaraang pamagat. Ayan. Ito po yung bawang. Sino dito ang naghihiwa ng bawang versus nagdidikdik ng bawang? Ako kasi po, simula nung natutunan ko ng tamang paghihiwa ng bawang, hindi na ako sangkala na lang at kutsilyo ang gamit ko. Wow, sabi ni Blesila Delphine, vegetarian for 22 years. Wow. Hello from North Carolina. Wow, North Carolina! Wow, 22 years. So, yung 22 years nyo na vegetarian from North Carolina, are those all years sa North Carolina o bago pa lang po napatera sa North Carolina? I wonder. I wonder. Okay. Sabi ni Anna Gonzalez, your vlog helped me when you was transitioning from pescetarian to veganism. Yay! Last kita nakita sa Veg Fest, Miss RG. Hey, I was one of your assistants, LOL. Yes, hi! Nako, naalala ko tuloy yung Veg Fest. Nakaka-miss kayo. Dahil every November po yan, sa Maynila, meron pong all vegan. Maniwala kayo sa hindi. Lahat ng pagkain, lahat ng activities ay vegan. Walang klaseng, kahit na anong klaseng animal product sa festival na yun, ang daming dumalo. At naalala ko po na yun nga, nag-demo din po ako. Marami ako naging na-meet. Nakakalungkot dahil sa pandemic, baka hindi natin alam kung matuloy uli yung this year. Pero hopefully naman po ay medyo mawala na yung ating pandemic. Ayan. Nanay ko yung nagtutuloy ng kanay. Ang bagal ko doon magsalita. Sabi ni Maria Capra. Complete the sentence. Sabi ni Maria Capra Adams. Hello po, watching from General Santos City. General Santos City. Di ba Mindanao yun? Gensan? Di ba Gensan? Correct me if I'm wrong. Sa ano yan? Malapit sa may Davao. So, hello po. Kamusta dyan? Sabi ni Tracy Alar, love your recipes, Miss RG. Ay, salamat. Sabi ni Roxanne Enriquez, gaano kalakas ang apoy kapag nagigisa? Ayan. May pogi point siya. Si Chain, medium. Sabi ng nanay ko. Meron kasi ako, may judge dito eh. Kailangan tama yung sagot ko. May katamtaman. Kapag-usap kayo mag-ina. Si Chay kapatid ko tanong nanay ko yung sumagot. I-text mo na lang. Sabi ni Basil Delphine. That's a good question, sorry. Medium heat po. Ayan, pakita natin yung apoy. Dito ba? Anyway, I'm sorry. Go ahead. Sabi ni Blasila Delphine, vegetarian for 15 years in the Philippines, 7 wow. years in North Carolina, NC, right? Yeah. Wow! Ang galing! Sabi ni Roxanne, watching from Los Angeles, California, with a nice. High five. Ito yung paborito ni Chain. Si Roxanne, yon, yung kapatid namin. Anap, so ipa-ano ko to, i-ship ko sa inyo to pagkatapos natin. So, if you notice, nilagyan ko po ng asin. Bakit?
Bakit ko lalagyan ng asin? Comment down below. Comment down below. Quiz. Okay. So, lagyan ko na yung kalabasa. Alam niyo ba na mahirap dito sa States na magkiwa ng kalabasa dahil ang kanyang balat ay matigas? Pero makapal ang balat, makapal ang kalabasa. Wala siya nga, no? Hindi siya nahihiya. Makapal ang balat niya. Filter eh. At ano, sa Pilipinas, medyo malambot. So, mahihiyain. Kaya manipis ang balat. Ngayon, kung gusto niyo palambutin muna, pwede niyo, kung okay lang sa inyo mag-microwave, i-microwave niyo 2 minutes, or pakuluan sa tubig, hiwalay kung gusto niyo, or kahit na ano, straight na dito, or wag ka, alam niyo ba na ang balat ng kalabasa ay pwedeng kainin? Extra fiber siya. So, pag, huwag nyo lang kainin ng hilaw, no? Kasi masakit yun sa gilagid. So, ano, iluto nyo muna. So, uy, pwede siya. Ilagay. Sabi ni Ana Gonzalez, yung question natin about hi, asin. Hi, Ana. Mapabilis yung cooking? Question mark. LOL. Yes! Hi! Winner si Ana. Yes, prize winner. So, win ang, ano niya, tama. May kabahayan showcase ka, yes. Ana. May libreng bigas. Dahil, pag naasnan siya, lumalabas yung katas ng niluluto ninyo. So, ang asin ay hindi lang pampaalat. Pampalabas din siya ng katas ng kung ano man yung kinakain nyo or niluluto ninyo. Ah, alam nyo ba, another trivia, kapag kumakain kayo ng matamis, ang gusto nyo pang tamisan, konting-konting kurot lang ng asin, mas lalong tatamis. Kaya, kung mapapansin niyo kapag tayo mga Pilipino kumakain ng maasin, tulad ng pagkain ng mangga na maasim, lalagyan nyo ng asin, medyo nawawala yung tindi ng asin niya. Dahil medyo kunting tumatamis ng konti. Ayan. So, paano nyo malalaman kung tapos na kayo sa pagigisa? Pag yung sibuyas ay medyo translucent. Ano nga ba sa Tagalog ng translucent? Ayan. Quiz. Comment down below. Clear. Ayan. Ay, English din yun eh. So, maliwanag. Hindi. Ngayon, trip ko lang to. Style ko to kasi. Ay, nag-trip-trip na lang. Oo. Gusto ko kasi na durugin yung kalabasa. Dahil ito yung pampalasa na pampalinamnam ng ating sabaw. Kaya, ito ay aking dudurugin gamit ang yung likod ng aking sandok. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Ihaano ko lang sa tabi ng aking kaldero. Kung kayo ay nagtataka, ano nga ba yung mga sangkap uli? Nasa invite list lang po ng aking Facebook page. Yung listahan ng mga sangkap. At kung gusto nyo uling makita ang mga written na instructions, nasa astigvegan.com. Ayan. Ayan, dudurug-durugin lang. Hindi lahat. At least, yun ang gusto ko. Yung personal preference. Eh, yung iba lang. Para lang, ano, may, yung iba, pwede ko pa rin kagatin habang kinakain. Yung iba, nasa sabaw. Ayan. Pampatamis. Ayan, dudurog. Pwede nyo rin kayong ilagay sa blender o kay immersion blender. Pwede rin potato masher ang gamitin. Kanya-kanyang ano lang yan, paraan. Yan. So, para lalong lumambot, ilalagyan ko ng gata. Ito, ayan. Dito sa California, napakahirap makakita ng fresh na yung bagong katas. Anong bagong katas? Bagong piga na ng gata. Karamihan ay nasa lata. Kaya nung napatira ako sa Pilipinas nung 2019, wala kayong makikita sa aking Instagram story kung hindi puro mga pagpiga lang ng gata kasi na damis ko. Sabi ni Mama at ni Dad, sarap. Sabi ni Roxanne Enrique, sarap. Sabi naman ni Tracy Alar, the best yung dudurugin yung kalabasa. Yes. And then si Lev Biag, gawa ka ng Astig Vegan Hard Copy Book.
Wink, wink. Hopefully, crossing fingers. So, yes. That will be very nice. Ayan. Oh, sabi ni Dan Angeles, translucent. Aninag sa Tagalog. Aninag, di ba reflection yun? So, pag wala nang aninag, ewan ko, hindi ko alam. Tama ka, siguro, malamang tama nga yun. Aninag. So, anong, using niya sentence. Pag nakikita mo na yung... Aninag niya. Yung, ano... Tama. Yung, kung nakikita mo na yung aninag ng sibuyas, luto na siya. Sabi ni Hazel Ramos, great, I wanna try cooking your ginisang munggo with kalamasa too. Heart. Yes. Hi, Hazel. Si Hazel, walang ano yan. Lagi siyang sumusumubaybay. Kaya marami pong salamat. Ah, yes. Masarap din to sa ginisang munggo. Pampatamis. Ayan. Lalo na sa mga ano, yung tawag doon. Naghahanap ng pandagdag sustansya. Ito, lalakasan ko na yung apoy dahil para lalong lumambot ang ating kalabasa. Ayan. Di ba napakadali? Pero dadagdag ako pa ng asin. Ayan. Sabi ni Ann Gabby, hello po. Asin, ayan. Hello din. Ayan. So, kung may mga tanong lang po kayo, sabihin nyo lang sa comments. At kung taga saan po kayo, sabihin nyo lang din sa comments. At kung meron kayong suggestions kung ano nga ba ang susunod na ating pamagat, kung ano nga ang ating tatahakin sa panibagong pamagat ng Astig Vegan Life, Chikahan, sabihin nyo lang po sa comment section. Ayan. So, nakita nyo na medyo madami ang nilagay kong asin. Bakit? Dahil may marami yung sabaw natin. Kaya, okay lang na malat-alat. At lalo na kung isasabay nyo po ito sa kanin. Ayan. Sabi ni Janelle Escocia Camba, the cookware looks good. What brand is that for? Oh, okay. Matutuwa ang na ano, ang kumpanya na, ano, so it's Mass Flex. Local company, local meaning sa Pilipinas, nakakatuwa dahil ito yung copper pot nila, at nakakatuwa dahil na-acknowledge nila yung vegan community din. Kaya binigyan nila ako ng set dahil napansin nila na meron din namang market ang vegan community. So, nakakatuwa po. At sila ay, like I said, hindi sila imported. Gawa sa Pilipinas, kaya nakakatuwa na i-endorse. At maano talaga sila? Masflex, M-A-S-F-L-E-X. So, medyo compare lang yung presyo sa imported. Mas may kamurahan dahil hindi na sinip out of the country. Ayan. Sabi ni Roxane, anong the best type of asin sa pagluluto? Sea salt? Thank you. Ayan, I love her question dahil, thanks Chain, dahil nakalimutan kong ikwento yon, so napinaalala niya sa akin, na yung sa asin, wag kayong gagamit, ikaw te, quiz, anong ginagamit mong salt? Wag gagamitin ang, Himalayan pink salt. Wow, never mind. So, joke lang. Irasan lang kami nung araw. Mas magandang irasan, actually. Irasan ang gamitin, iwasan ang iodized salt. Bakit? Kailangan nyo ng iodine. Dahil sa hindi naman nawala ng iodine deficiency at napaka may ano na siya, natanggalan na ng mga minerals at medyo may mga chemicals na. Ang natural taste from the sea ay ang sea salt. Ayan, ay kung gusto niyo namang lasang bundok, Himalaya. Kasi ang Himalayan pink salt ay actually hindi galing sa dagat. Kung hindi galing sa mountains. Ah, wow. Mm-hmm. Sabi naman ni Riza Reyes Garcia, hello po from Pampanga. Wow. Po, pwedeng next time vegan cake naman po. Baking? Pwede. Ay, watch for that, Riza. Masusubukan ng aking baking. Coming soon. Ayan. Sa kaya lang ang ano lang kasi yung ibang mga Pilipino napansin ko, correct me if I'm wrong. Ano sa Tagalog? Itama niyo kung mali ako na ang ano sa Pilipinas wala karamihan ng mga bahay, 'di ba, walang oven. Pero I will figure it out. So salamat sa suggestions. Sabi ni Dan Angeles, or rock salt.
Oo, yan, yun. Rock salt, sea salt, ganyan. Natural sources ng pampaalat. Yung kaya, po gamitin nyo. Hindi porket naka-iodized salt, so siya. Yes. At alam nyo ba na, is another trivia, ang sikat na lugar kung saan pinagkukuhanan ng asin ay ang Pangasinan. Dahil sa English, land of the salt ang Pangasinan. Kasi Panga, ibig sabihin ay land. Asinan is salt bed. So, land of salt beds. Kaya nung napadaan ako na papuntang Bulacan, ako, bumili agad ako sa palengke ng Pangasinan. Salt. Yeah. Anyway, kung gusto nyo ng maanghang, lagyan ng siling labuyo. Ito masarap to kasi, gusto mo ba na maanghang to eh? Not slight. Slight lang, ayan. Guguntingin ko siya kasi, why? Mas gusto ko yung technique na to dahil kapag hiniwa ninyo, aanghang, yung anghang niya didikit sa inyong mga kamay. At naranasan ko na po yun. At para akong nasusunog yung balat ko. Kaya hindi siya masayang gawin. Mas maganda kung guguntingin na lang po ang inyong sili kesa hawak-hawakan ninyo sa sangkalan. Ayan. Speaking of spicy, sabi ni Janelle Kamba, got it. Thanks, Astig Vegan. Hope to see you cooking spicy laing recipe. Ooh, yes. Meron po akong YouTube niyan sa laing kung gusto niyo mapanood. Why not? Ang importante sa laing ay, please, huwag haluin. Dahil ang inyong gabi. Gabi ba yun? Oo, yung dahon ng gabi, maninikit. Mangangati ang yung lalamunan. Pero masarap siya, in fairness, kapag tama yung pagluto. Ayan. At ito naman ay syudad ng Bicol. Ayan. So, marami tayong matapos dahil, believe it or not, ang last na sangkap ay ang sitaw. Ayan. Tapos, napakadali po, di ba? Kayang-kaya nyo lang gawin. Dadagdag ko pa ng konti pang asin. Ngayon, ito yung springboard. Ito yung basis ng inyong pagluluto. Pwede nyo dagdagan. Ano bang pwede idagdag dito? May nagsabi before na comment. Sabi niya, naglagay siya ng kale. Ayan. Pwede nyo lagyan ng tokwa. Pwede nyo lagyan ng... Ano ba nilagay ko dito dati? Okra? Okra. Uy, kumakain ka. Pwede kayo maglagay ng talong. Masarap ang talong dito. Ano pa? Pechay? Sabi nyo say mushroom? Mushroom! Yo. Sabi ni Ana, malunggay? Malunggay? Please. Ay, may malunggay tayo actually. Pwede kong ilagay. Ayan. Ay, Roxanne, okay ka lang. Patatas daw. Wait, parang medyo. Ayon ni Talia. Parang medyo yun. Medyo. Actually, yung patatas kasi parang kalabasa siya. Pero, ewan ko ba? Oh, sabi ni Dan, sigarilyas. Sabi na natin bahay kubo. Oh, sigarilyas at mani. Yes. So, kayo po ang bahala. So, this is a great start ng inyong imagination, inyong creativity. Have fun with it. Yun ang pinaka-importante is have fun with it. Dahil kung masaya kayo sa inyong ginagawa, parang feeling nyo ayaw nyo tumigil sa inyong ginagawa dahil nag-i-enjoy kayo. Yun ang pinaka-importante. Kung gusto nyo kumain ng more compassionate, healthier lifestyle na vegan at Pilipino, enjoy nyo lang po. So, ayan. Sabi ni Leila Rondilla Flor Delisa. Wow. Para siyang ano? Parang siya yung nag-join last time. Fried tofu daw pwede. Masarap ang fried tofu kasi parang yun yung parang pandagdag ng ano, pagka-prito taste. Pwede nyo rin po lagyan to ng black bean sauce. Ayan. So, titikman ko na po bago tayo paabot na ng kutsara. Sure. Sabi ni Jamie Ramud, ano po yung minamash na vegetable? Ayan. Ang aking minamash na vegetables ay kalabasa. Dahil tayo gumagawa ng gintaang kalabasa at sitaw. Kung dadalaw kayo sa mga
ano, okay, pupunta kayo sa restaurant or hindi, actually not restaurant. Kung nagtataka kayo kung ano nga bang pwedeng gawing vegan na madali lang, na pamilyar ang ibang tao, gata ang kalabasa at sitaw. Ayan. Mm. In fairness, ang sakit sa mga, try natin. Namaya. Kailangan ng kanin sarap. Na mga ganyan. Mm, tamang-tama sa kanin dahil medyo makrema siya. So, kailangan isabay sa kanin. Ang sarap niya. Tamang-tama lang yung tamis ng squash at saka yung alat niya. So, ayan po. Sana nag-enjoy kayo. Nakikita nyo ba? Ayan. Sana nag-enjoy po kayo sa ating once again isang pamagat ng Astig Vegan Life Chikahan. Magkita-kita po ulit tayo next time. Thank you so much sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta. Happy cooking po! Ingat po kayo sa nasaan man kayo sa mundo.